Evening, kamusta lahat? Sa lahat. Ngayong gabi magluluto tayo ng pakbit para sa dinner natin. Hindi ako gagamit ng mantika dahil ito yung aking gagawing pang sangkot. Sa ibig sabihin, sa sangkot siya natin siya, tapos yung taba niya magmamantika, yun ang pangapanggisa natin. So, meron akong bawang sibuyas, meron akong maliliit na gayat na liyempo. Meron ako, ito yung gagawin nating boneless bagoong or patis or fish sauce, gagawin kong pampalasa. So, ito yung aking gulay. Meron akong okra pero hindi ko siya ginayat para hindi siya maglaway. So, kumpleto. Kung meron man wala dyan, yun ang hindi natin kinakain. At saka, ito yung ating gagawin chicharon na konti after. Kunin lang natin ang ating alamang. Ito na po yung ating bagong alamang na ipapanlasa mamaya. So, ang ginawa ko ay iginisa na po natin para mamaya mabilis na siyang golden brown. So, ito pala yung ano natin, ipapang last natin yung parang toppings, pero hindi lahat, hindi natin uubusin, kunti lang. So ayan ang kita nyo, sinanang ko na para lang sa ganun ay magpapita. Ngayon po putok-putok na siya, tatakpan natin siya ng konti sa mahinang apoy. So mamaya pagkaluto natin ng pinakbet, meron tayo ditong gagawing bagnet, yung taba, maliliit lang. So, bali yung likod, tinanggal natin ang balag. Kung mapapansin po ninyo or maririnig, pumuputok-putok na siya. Ang gagawin natin, bubuksan, titingnan na. So, ayan na siya. Iset aside natin siya. Pagkatapos, gigisahin natin. Tapos, ahahanguin ko, ilalagay ko yung bawang sibuyas or iset aside na lang. Huwag natin hanguin. Kung nakikita nyo po, na golden brown na yung ating garlic, kaya yung sibuyas po sinunod na natin. Ngayon nakaset aside na yung baboy natin. Ang ilalagay ko naman ngayon ay yung remaining na karne niya. Okay, haba po yung sandok natin. Apoy natin ay mahina lang po. Tapos ayan, narinig niyo po, putok-putok. Atakpan ulit natin siya. Para hindi makadamage ng mukha. Alam ko, iba-iba po tayo ng pamamaraan sa pamamagitan ng pagluluto ng pinakbet. Pero ako ito, lalagyan natin ng konting konti lang para pampalasa. Ito yung pumaputok eh. Okay. Para mas malasa. Okay. Ilalagay na natin ang ating gulay. Ito, putok-putok na. Sabi ko kanina, hindi ko puputulin yung okra. Ngayon, puputulin pala siya. Yung dulo lang ang huwag natin tatanggalin para hindi pala maglalaway. Haluin natin ng bahagya, pagkatapos tatakpan after luto na para medyo half cooked. Linagay na natin ang ating alamang para balance yung alat niya. Hindi ko muna siya tatakpan ulit kasi ma-overcook siya kapag tinakpan natin. So hayaan lang muna natin na ma-drain yung konting sabaw niya. Tapos luto na, yun na lang, saglit lang siya para hindi ma-overcook. Kasi hindi na po masarap pag overcook, lalong maglalaway ng maglalaway yung okra natin. So yun, maraming salamat. Sana magustuhan po ninyo.
ang aking mga liniluto. Mamaya, titingnan natin kung madudurog na mahina, madurog na durog yung ating ano, chicharon. Kung makikita nyo po ay luto na ang ngayon ng ating pinakbit. So, ayan po. Ayan. Ang gagawin natin ngayon ay magluluto na naman ng isang menu ulit. Ayan. Nasunog kanina pero binilad ko siya sa araw. Drainin ko muna para maging magnet. So, ayan na po ah. Maraming salamat sa inyong lahat. May bisita. Wait lang. Ay, sorry naman. Hindi tayo mahilig sa blue. Hindi pa tayo nakasaing. Kaya, hanggang dito na lang. Salamat. A few moments later.